Hello, good morning po sa inyong lahat. Si Kasister po ay dito sa area na kung saan ay pinalipat ko yung kapatid ko na si Jane, yung asawa ni Ambit, at saka yung anak niya na si Mark Allen. So, dito sa area na to, bagong lipat lang siya, bali isang pailang buwan pa lang siya dito, pinaayusan namin siya ng bahay o nagtulong-tulong kami magkakapatid na ayusin ang kanyang bahay at saka pinalipat siya dito sa area na to. At pagdating dito ay bali maraming kulang po sa kapatid ko na to, kaya napag-isipan ko na siya ay tulungan sa kanyang mga kulang. Una po ang kulang sa kanya ay yung kuryente, yung wala po siyang mapagpunan ng power. So nag-decide po ako na bigyan siya ng kuryente, ng power. So magpasabit po kami, mapatakid po kami ng kuryente doon sa electricity. So ang sunod po na kulang sa kanya ay yung CR. So napakahirap po sa sitwasyon na wala siyang private CR. Kaya nag-desisyon po ako na bigyan siya ng tulungan siya na magpatayo ng CR. So ito po yung bahay niya. Bale yung bahay ng kapatid ko, mula dun sa bahay ko ay walking distance lang din. So kahit medyo malayo at pinakadulo, medyo malapit siya sa bukid, at ako naman ay malapit sa kalsada. So ayan ang bukid, ayan. So ngayon po ay ang inuna ko po na ipagawa sa kanya ay yung CR. So gagawa po tayo ng tangke. Kumuha ako ng tao para maging katulong ko po. So lahat po ng gagawin dito sa CR ay i-manage ko po. Bali, labor lang po ang kinuha ko para may katulong ako. Ito na po yung hinukay ng mga tao na naging kaibigan ko po. Ay nagpatulong po ako sa kanila. So gagawin namin po itong tangke ng CR. Ngayon po ay tanghalian. Bali yung tanghalian po namin ay ako din po magluluto para sabay-sabay po kaming kakain at tulong-tulong din po kami sa trabaho ng mga kaibigan ko po. At ngayon ay start na po ng pagluluto ko. Bali, papasok po tayo dito sa bahay ng kapatid ko at dito rin po ako magluluto ng pagkain naming lahat. So, ayan.
may mga tanim din po siya at kagaya ni ka-sister, masipag din kapatid ko na magtanim. Ang dami po siyang tanim. Mga bulaklak at saka yung mga lampakan. Ayan po. Ano na yung lampakan niya. Ayan. So, papasok tayo sa bahay niya. Bale, yung pagkayari po ng bahay niya ay sinauna. Sahig lang po kami kakain. Sahig. Ayan, sahig. Hello, kapatid. Ayan. Kumakain. Anong ginagawa niya? Nagluluto na ng? Kanin. Ah, yun. Bale, nagluto na siya ng kanin. So, dito kami mismo sa sahig na to ang kakain lahat. Ayan. O, si Mark, oh. Ayan. Nag-almusal na. Talaga naman si Mark, eh. Palakain talaga. Ayan. Dito mataba. So, bale, yung papa nila, si Ambet, ay doon po sa kabila, sa baba, kaila nanay. At, nag-iintindi po siguro ng kanilang bangka doon. O, parang rinig ko ay gumagawa sila ng pain para sa pangingisda nila ulit. So, ito, yung dapog sa amin. Abuhan. Ayan. Bale, yung abuhan nila ay malapit lang din sa kanyang sahig. Ayan. Ali magsaing at si ka-sister ang magluluto ng ulam si ka-sister. Ayan. Tapos yung tubig ay galing po yun sa baba. May lababo. Malabo na maliit. Ayan. So, yung tubig na yan po ay bukal. So, nilagyan lang po ng hose yan para makatipid. So, ayan po ang kusina nila. Munting kusina sa bukid. Ayan. Okay. Kabila naman ay yung abuhan. Kaya naglaga na tayo ng tubig para ready sa isda. Kaya yung isda na ilalagay ko ay aloy. Yung tuloy nga na maliliit. Aloy po ang tawag dito sa amin. Nagawasan natin yung
malaki ng kamatis yung pinabulak na tubig. Kamatis na hilaw ang ginamit ko dahil wala pang hinog. Lagyan natin yung isda. Lagyan natin ng asin. Takpan natin siya ng saglit lang. Okra. Lagyan natin ng okra yung ating sinabawan na isda. So, hindi ko na siya hatiin para mas masarap. Ngayon, isawsaw natin siya mamaya sa pagbuong. Ang gano'n lang natin yung pinakaulo nito. Ilagay natin ito sa sinigang. O, sinigang. Sa sinabawang isda. Ayan. Ilagay natin lahat yung okra. Takpan natin ang kung saglit lang at isunod natin yung ating talbos ng kamote. Sunod natin yung sibuyas. Ayan, yung sibuyas na native na sibuyas. Ilagay natin yung talbos ng kamote. Ayan, yung okra. Maingay ang palibot. Takpan natin hanggang sa maluto yung talbos ng kamote at tuloy natin hanguin. Okay, o yan, yan. Yan. Sandok. Ayan po ay kasama ko si Mark at saka yung buong pamilya niya maliban sa kanyang tatay. Kasama ko yung nanay at mga anak niya. So yung kapatid ko po
Mamay yung kapatid ko po, ito, si Jen po ang pangalan niya. O may tawag po kami sa kanya ay si Diding. So ito po yung pamilya na tinatulungan ko po. Ito naman si Mark at saka yung kapatid niya, bago si Aya ang kasama ko. Bale yung iba po na kasama namin ay yung tumutulong po sa akin sa paggawa ng CR. Bale, magkakamay lang kami at sanay kami sa kamay. Gusto ka na isda. Ah, gusto mo isda? O sige, yan ako kaya. Asa po sa'yo. Okra, ma. Bale, ito yung baguon na ginawa ni ka-sister ng mga pakaraang video. So, hanggang ngayon, andyan pa. Sarap ay. Ha? Sarap. Namit. Ginawa ko yan. Sarap daw ang baguon po, sabi ng kaibigan ko. Ayan, may malaking bato sa butas. Kailangan namin kunin ito at itaas para kumasya yung aming ilalagay na tangke. Bala yung gamitin namin na tangke ay yung drum. Selamat. Kaya. Lupa. Selamat. Kita mo. Naik tas kami tempat sarah. Galing sa mama. Jangan kok kabigat. Kabigat yung bato. Nakatawa pa kami. Ayan, oh, natanggal na namin yung bato dito sa butas. Bali, ano siya, tagaliig pa lang. Pag nakatayo ka, tagaliig yung butas. Bali, hukayan pa namin uli siya hanggang sa maglalim. So, ayan na si bato. Tinungtungan. Nakapatong na si kaibigan. Ayan, oh, yan. Hindi, may upuan. Libre ng upuan mo. Katapos namin kumain ng tanghalian at trabaho kami, bali dalawang oras after na nag-lunch kami ay merienda na naman ulit kami kasi nakakagutom po yung trabaho namin na paghuhukay ng lupa.
Ngayon po ay ikadalawang araw na po ng paggawa namin ng CR. So ito na po yung ano, yung butas. Bale, ang gagawin po namin ngayon ay ilalagay na namin yung ano, yung drum. Saka at isinuntuhan yung taas at saka gagawa kami ng kanyang pinaka yung sa bowl. Yung basin. Bale, ang gagawin namin ay ilalagay namin yung drum ngayon at gagawa kami ng lagayan ng basin.
prito tayo ng isda. Aloy pa rin. Aloy. Upo. Ano bang upo? Kalubay. Kalubay ang tawag sa amin ng ito. Ano ba sa English ang upo? Ito na kami ng isda. Ito yung kamatis na mangyan. Ano to? Galing sa pinaka tuktok ng bundok. Ito na talaga ang pinaka malaki niya. So native na kamatis. Ayan. Maliliit cherry. So maraming tanim. May kapatid na kamatis bukid. Ito pa. Halo natin to sa ating gulay. Actually, marami siyang ano, bunga. Sadyang napakaliit siya.
madali ang gagamitin kung pinakasitaw ay yung bunga ng malunggay. Thank you.
Terus. Siapa mau justru mah? Sa ngayon po ay bali ito po ang natapos na CR dahil yung in-order po, po na mga materials ay kinulang. So bali sa sunod na lang po, kaya ngayon nakikita niyo po na ganito muna siya. Bali hindi po siya totaling tapos dahil sa budget nga po na kinulang tayo. Kaya itong CR kahit ganito lang po siya na hindi natapos ay pwede na po ring gagamitin. Dahil may base naman po na naka-ready na. So, temporary munang gagamitin ito hanggat hindi pa natatapos. Kaya, lalagyan lang namin siya ng temporary munang tabon hanggat hindi pa namin mabibilhan ng materials. Ngayon po ay ganito muna siya.